hello again mga Kat-Daisy-licious! So ngayon, itutry natin ang ating UFC Fan Chow in seafood flavor. So pwede daw ito sa fried rice and pwede rin sa steam rice. Pero ngayon, ang itutry muna natin ay yung fried rice. Kasi meron akong bahaw dito. So ayan, pinapainit na natin yung kawali. Check! Ayan. So dinaretso ko na agad ang lagay yung kanin. Actually, 2 cups of rice yung nakalagay sa instruction. Pero dahil ako lang naman mag-isa ang kakain. So, 1 cup lang. And then, kalahati lang din yung ginamit ko sa ating pan chow. So, ayan. Medyo pagka mainit na yung rice natin, wait lang ha, ginugupit ko pa kasi siya. So, ayan. Kumalma kayo. Ayan na siya. Ayan ang itsura niya. Ilalagay lang natin siya ng diretso. So, makikita ninyo, kalahati lang. Actually, hindi pa nga yan kalahati. Konti pa lang yung nilagay ko dyan sa part na yan. Kasi baka, hindi ko pa kasi alam kung ano yung lasa niya. Kung maalat ba siya or whatsoever. So, ayan. Try muna natin. So, halo-halo lang. So, pasansya na dun sa wire sa gilid. Yung coffee maker kasi pasaway. Hindi niya sinabi sa akin na nakalawit yung kanyang, ano. So, ayan. Naglagay ako ng egg. Optional yan. So, kung medyo may budget, pwede kang maglagay. Kung wala naman, okay, fine. Walang problema kay Fan Chow. So, naglagay na ako kasi every morning, nagpiprito talaga ako ng itlog. Pero, tinatamad na ako ngayon mag-fried. So, hinalo ko na lang siya sa kanin. So, ayan. Tapos na. 2 to 3 minutes siya bago nyo siya hanguin. So, ayan. Kinukuha ko na siya. It's yum, yum, yum. Okay, final. Actually, nasarap na ako sa kanya. Pwede nang hindi mag-ulam. Depende sa'yo kung kaya mong kumain ng ganun. Pero okay talaga siya. Masarap. And seafood legit. Okay? So, thank you again mga ka-Daisy-licious. And don't forget to like and subscribe. Thank you!